Current weather, guys, look at that. Raining. Raining since last night. Grabe yung ulan. Wala namang ano, walang pahinga. Sinicheck ko lang yung springers natin today. Ngayon pala, sinicheck ko lang yung springers ngayon. Meron ng isang nanganak. So may isang calf. May isang calf na kami for tomorrow. Time check, it's 2 p.m. Sinicheck ko lang yung springers and si Mike is kinukuha lang niya yung mga baka para gatasan namin. So, after checking them, pupunta na ako sa shed para set up yung shed and then mag-start na kami mag-milking. Sana wala kaming downer na cows kasi nga, nasa-stress kasi yung mga baka kapag ganito yung weather, guys. Pag pangit ang weather, mas lalo silang nasa-stress and yun, nagka-calve sila and nagda-down yung iba, which is really bad. Anong petsa na pala ngayon? Hindi ko na alam yung ano kung anong petsa, pero I think it's September 5. Yeah, September 5 na, guys. Hindi na namin namamalayan kung ano yung petsa at kung ano yung oras. They seem to look alright, so babalik na ako sa shed. Yung weather, guys, look at that. Hindi nyo nakakita yung ulan, pero it's raining. Not really hard, pero it's raining. Kita nyo, basang-basa na ako. So yeah, meron ng nanganak yun. So ayan yung nanganak. Look at that. May bush dito, guys, sa gilid. Ipapakita ko sa inyo. Napakaganda niyang tingnan. Para siyang nasa, yun bang nasa, ano, nasa movie na foggy and then yung mga may mga kahoy tapos scary siyang tingnan, pero sa personal, guys, sobrang ganda niya. Ipapakita ko sa inyo, ah. Kia ora, everyone. Welcome back again to my channel. My name is Jen and you are watching All About Jen. And for today's video, let's begin. Kia ora, guys. Hello and welcome back again to my channel. You are watching All About Jen and my name is Jen. So for today's video, I will be filming about the milk fever, as you can see sa aking title, and kung paano mo acknowledge if yung baka is nanganak na. So yes, but first of all, I just wanted to give a heads up to all those people who are very sensitive to hear me talking in English, or even just other Filipino people na nagsasalita ng English. If you're very sensitive about that, you can just skip this video, guys, because this video is gonna be in Taglish. So you are very much free to skip this video para magkaroon ka ng peace of mind. So yeah, without further ado, before we start, kita nyo yan? Kita nyo ito? Pusa. Yung pusa namin, guys. Ayan, o. Hi, Missy. So, milk fever is very common in dairy cattle, guys. It is a metabolic disease that causes the cows to go down, leaving their bones really weak. And what causes it is due to the sudden production of huge amount of milk that draws too much calcium from the bones, leaving low to their muscles. Kaya hindi na siya nag-work. So how to prevent this is by giving them magnesium. So if you have been following my vlog before, eh alam nyo na, or nakita nyo na yung video ko before wherein nag-dust ako ng paddock with magnesium. And hindi ko pa na-explain kung bakit naman siya dinadust ng magnesium. Kasi yung magnesium kasi, guys, sumutulong siya ng pag-absorb ng calcium from the gut at pati sa pag-mobilize ng calcium na nanggagaling sa bones ng baka. So, paano naman natin, how do we treat the cow, the down cow, or yung nag-milk fever na baka? Meron akong clip or i-insert ko na lang yung clip sa next na part ng video na ito, guys. Or maybe ilagay ko siya dito, hindi ko alam, but ipapakita ko sa inyo kung paano namin tinitreat yung baka. Before, sinabi ko na hindi namin pwedeng i-film, pero okay lang naman siguro kahit magpakita lang ako ng konting clip ng right after na matusok na namin siya sa liig. So, ito, guys, as you can see sa video, kailangan namin i-forma yung baka
para madali naming mahanap yung vein. Kasi itong baka na ito, na-down siya dito sa feed pod namin. So, hindi na siya makatayo. And she's weak, kaya kailangan namin siyang bigyan ng Glucalfos na metabolic solution. Yung Glucalfos metabolic solution, guys, meron siyang mga minerals na kailangan ng baka. So, ano bang ibig sabihin ng Glucalfos? Yung GLO is the glucose, yung CAL is the calcium, and yung POS is the phosphorus. Oh my God, sakit na tuhod ko. So, yan yung nasa laman ng sachet na ginagamit ko dito sa video na ito, guys. So, as you can see, kailangan kong i-tweak yung ulo ng baka papunta sa left side, and then hanapin yung vein dito sa leeg niya, and kailangan mong pisilin yung part na ito, guys, yung part na yan sa baka para mahanap nyo yung vein. And pag nahanap nyo na siya, tusukin nyo yung karayom, and kailangan na may mga dugo na lumabas sa karayom para alam nyo na nasa vein talaga yung karayom. And then after that, yung yung sachet, meron siyang pang-open, yung green na yan. So, pag i-open mo na siya, kasi makikita mo na may mga bubbles sa loob niya. So, kailangan, hindi mo muna siya ipasok doon sa karayom kasi otherwise, magkaka-heart attack yung baka kapag may hangin na pumasok sa vein niya. So, ayun. And after that will probably take a while kasi hindi mo siya dapat i-press yung sachet na yan, guys, kasi but depends rin sa kondisyon ng baka. Kung sobrang weak niya, wag mong pisilin kasi magkaka-heart attack din siya. So, it will probably take like 1 to 2 minutes or 5 minutes. Depends. Itong baka na ito, guys, downer cow siya, guys. So, kailangan namin siyang bigyan ng Glucalfos, itong sterile metabolic solution. So, bibilisan ko lang, guys, and ilalagay, i-ano ko lang sa inyo, explain ko lang through voiceover yung nangyayari. So, kailangan ko siyang ilagay dito sa vein. Hopefully, makita ko siya. Ayan. So, kailangan niyang yun. Kailangan niyang dumugo. Yun. Ayan. So, kailangan niyang dumugo. And ito, guys, you see, meron siyang hangin, bubbles. You see, meron siyang bubbles sa loob. So, kailangan wala siyang bubbles kasi magkaka-heart attack siya kapag pumasok yung hangin sa loob. And then, kailangan niyo siyang i-down para alam niyo yung dugo. Alam niyo na nakapasok yung medicine, itong solution sa vein. So, that's about it, guys. About sa milk fever, and continue na natin tong video na ito. Itong baka na ito, guys, binibigyan ni Mike ng metabolic solution under the skin. Kasi, ano siya, guys? Nanganak na siya. Matanda na rin siya, mga 9 to 10 years old na siya, kaya bibigyan namin siya ng metabolic solution just in case na ma-milk fever, para support lang sa, para hindi siya ma-down. So ano ba yung sign or senyales para malaman mo na nanganak ang isang baka? Kung sa tingin mo sa kanya is round pa yung chan niya at parang hindi pa siya nanganak unless nakita niyo siyang nag-calf, diba? So ito yung signs, or ito yung dapat ninyong tingnan or dapat ninyong gawin para malaman kung nanganak na siya pag nadala niyo na siya sa yard. So, of course, you can see it naman sa, ano tawag na ito? Puerta? Puerta ba yung sa Tagalog? You can see it sa puerta niya na may mga sugat-sugat na tulad dito. Yan. So, may sugat-sugat na yung kanyang puerta. So, kasi kung titingnan niyo siya, guys, kung titingnan niyo siya sa malayo, hindi mo talaga aakalain na nanganak na siya kasi kita niyo dito sa baba, round pa siya, and then malaki pa talaga yung anong tawag ito, yung chan niya compared dito sa iba. Tingnan niyo yung iba na nanganak. Wala nang parang round sa ilalim.
And payat na talaga silang tingnan. Yan. Kita niyo yung ilalim nila. Yan. So siya, yung body condition score niya guys, nasa mga 5 to 5.5. So mataba talaga siya na baka. Kaya kailangan talaga namin siyang bigyan ng metabolic solution para support na hindi siya mag milk fever. And since 9 to 10 years old na rin siya, kailangan niya yan. Binigyan din naman siya ng drench, pure fat and then yung molasses. Yung binibigay namin sa kanila. And then, nilalagay lang, tinatapos ng mic yung metabolic solution sa gilid. Yun. So, kailangan mo yung ilagay under the skin, guys. So, dito sa ribs, banda, and kailangan mo siyang hilutin kasi bulky na parang lulubo siya pag hindi mo hinilot. So, meron pang isang way, guys, para malaman natin na nanganak na yung baka. Ito, guys, is yung tinatawag nating punch test. Yung baka kasi, meron silang apat na stomach. So, yung pinakamalaki na stomach nila is yung rumen, which is nandito sa left side. So, ganito yung baka. So, nandito yung rumen na pinakamalaki. Dito naman sa right side, nandito yung chamber ng calf. So nandito nakaposition sa right side. Sa right side din baka, nandito nakaposition yung calf. So, yung position dapat ng calf, guys, yung normal na position niya is parang Superman, nakaganon. So, para malaman mo kung nanganak na siya at wala ng calf dito, kailangan mo siyang i-punch test. So, ganyanin mo lang, guys, and then kapag feel mo na wala ng parang hard sa loob, so sure ka na wala nang calf sa loob. So, diba sinabi ko sa inyo na ito din isang signs. So, may chance kasi, guys, may mga instances na, for example, yung nanganak is, yung maliit yung calf niya. So, wala masyadong sugat-sugat dito and wala masyadong bruises. So, pag ganun, guys, pag diskumpiyado ka pa dun sa punch test, kailangan mo nang ilagay sa loob ng, dito ng vulva ng baka, yung kamay mo, and i-feel mo sa loob kung may calf pa or may laman pa yung chan niya. So, ayun. Yun yung mga ways na kung paano mo malaman kung nanganak yung baka kapag diskumpiyado ka sa baka. And normally guys, may records naman yan sa computer or sa book ninyo kung kailan yung due date ng baka. So alam nyo kung malapit na siyang manganak or kung yun nga, kung kailan yung due date niya. So yun lang. May mga number ba points sa baka? So, itong baka na ito, yung body condition score niya, nasa 5 to 5.5. Normally, dapat yung baka talaga, bago manganak, kailangan yung body condition score niya is nasa 5 to 5.5. Pero of course, pagkatapos niya manganak, kasi nga, nabawasan na ng calf, and so on. So, dapat yung body condition score niya, bumaba na rin. Pero siya, mataba pa rin siya. Nasa 5 to 5.5 pa rin siya. Kaya, binigyan namin siya ng metabolic solution kanina. And if you can see that, guys, that part right there, para siyang bulky, diba? Diyan namin ilagay yung metabolic solution kanina under the skin. So, ayan. Before I end the video, mag-shoutout ulit ako. I have a lot of list kasi nililista ko talaga yung mga nagpapag-greet, guys. So, hindi ko sila mag-greet ngayon, lahat. Pero, i-greet ko ng halfway kasi meron pa akong i-add na iba. So, yung iba na hindi ko mag-greet dito, I'll probably shoutout them sa next na video ko. So, let's start with Jonah Roa from the Mom Saudi Arabia. Hello po. Kay Al Kaiser Plaza from Saudi. Kay Enrique Makorol from Saudi din. Hello po sa inyo. Kay Jose Aldana from Riyadh, Saudi Arabia. Hello po. Sa Jokson or Hokson family from Magdalena, Laguna. Hello po sa inyo. Kay Sir Errol Reyes. Kay KJ TV Channel Kenjay from Saudi Tabuk. Hello po. Kay Edison Robor from Qatar. Hello sir. Kay Alex Gramahe.
And he's always watching me kasi alam ko yung name niya and alam ko na nagko-comment siya palagi sa video ko. So, hello sir and thank you sa pagsuporta. Kay Sir John Cabaluna from Akhubar Damam, Kingdom of Saudi Arabia. Kay John Ian from Bukidnon, Malaybalay. Hello po. Kay William Ayangko. Hi, William! Kay Jaime Diosaban from Saudi ulit. Hello, sir. Marami akong viewers sa Saudi, guys. Maraming salamat po sa mga ka-OFW na nandoon sa Saudi. Maraming salamat sa panunod po. Kay Edita Hamada. Hello, ma'am. Kay Norman Farinias Lagutnay from Canada. Sir, hello, sir. Thank you po for watching. Kay Oliver Cosme. Dairy trainee daw siya sa Pinas. Hello and good luck sa inyo. Kay Jun Mioli from Dubai. Hello sir, thank you po for watching. Kay Ali Alastier Ziv, I'm not sure if I pronounce it right. Kay Joseph Makaraeg from Rodriguez Rizal. Hello, Sir Joseph. Kay Leif, I'm not sure guys, Leif Purification. Purification. Sorry kung hindi na-murder ko yung pangalan mo, pero yeah. Hello sa iyo. Hello po sa iyo, sir. Kay Rose Galan from KSA Riyadh. Hello, ma'am. Kay Anaping Sua. Hello po. Kay Raul Portugues from Oklahoma City, USA. Hello, sir. Thank you so much for watching. Kay Benji Kakapit. Kay Tita Tess Loreto from Laguna. Hello, ma'am. Thank you so much for watching. Kay Raymond Mercado / Choi TV. Hello, sir. Kay Merly Rosos. Hello, ma'am. Thank you po for watching. Kay Sir J. Buhay from Canada. Hello, sir. Thank you so much for watching. Kay Brian Padul from Saudi Arabia. Hello, sir. Kay Anne. Kay Ma'am Anne Huson. Thank you, ma'am, for watching. Kay Marcus Bautista. Hello po. Kay Nance Arcega. Sir, hello, sir. Thank you so much sa palaging thank you so much sa panunood palagi and sa pag-comment sa mga videos ko. Kay Janelle Suerte from Cebu. Hello, sir. And kay Alan Alunan from Qatar. Hello po. So, yun lang guys for this vlog. I hope na nag-enjoy kayo kahit na ano lang itong vlog na ito guys. Kahit na konti lang siya. Hindi siya... Thank you so much guys for watching. Kahit na maiksi lang itong video na ito. Maraming salamat po. And mag-upload ulit ako in the next couple of days. Hopefully. So, yeah. Thank you so much. God bless. Bye.